Hello guys, update ko lang kayo sa experiment natin tungkol ulit dito sa hose natin, sa sunction, sa power steering. So galing kami nung kahapon sa Bulacan, napansin ko okay naman siya, hindi siya nagbabawas, tapos walang leak. So yun, malinis. So update ko lang kayo sa sunction hose, effective talaga siya. So guys, ang nangyari ngayon, na-realize ko, nakatipid na tayo ng kasi instead na bumili tayo ng sunction hose, ito nagkakahalaga ng 2,800, kulang 3,000. Tapos nakatipid na rin tayo sa trabaho, na kasi kailangan pag magpapalit ka nitong sunction hose, kailangan mong mag-drain ng fluid. So ang tipid natin yung trabaho tsaka yung gastos para sa hose. So yun guys, maganda talaga yung nagdi-DIY. Ang nangyari, dinagdagan ko lang, ito yung original niya na clamp. Tas nilagyan ko ng yung eksakto lang na diameter na para sa hose dito. Ito yung dinagdag ko guys. So wala siyang leak. Oh. Okay, malinis na malinis. So malaking menos pag nagdi-DIY ka talaga. Tapos basta guys, ang may papayo ko lang, kung sakaling nangyari sa inyo dito na may nagli-leak dito, punasan nyo lang muna. Tapos ang ipapalit nyo, yung eksakto lang ang diameter. Huwag yung malaki. Kasi pag yung malaki, bumabaluktot lang ng ganun. So, hindi siya lalapat. Pero pag eksakto lang, konting higpit lang, ganyan, eksakto sa hose natin, may higpitan lang siya ng konti. Kaya lapat na lapat siya. Pero pag malaki, bibingkong lang. Yung clamp, bibiko lang ng ganun. So, mas the best talaga yung eksakto lang. So, ngayon guys, malaki na menos natin, trabaho, tsaka gastos. So, guys, very successful talaga. So, salamat muli sa Diyos at nakapag-share muli sa mga nakaka-experience na ganito, na nagkakaroon ng leakage sa sunction power steering. So, yun ang pinaka-best na solusyon. Lagyan lang ng clamp dito. Huwag nyo nang galawin yung original. Dito na lang sa gilid. Kasi ito yung original. Hindi ko na siya ginalaw. Dinagdagan ko lang dito. So, yun lang guys. Salamat sa Diyos at nakapag-share ulit.